Picture ko, labas nyo. Picture number 7. Wala po si Chien Madrigal. Nasa upload po siya. May Windows. Charter cheese. Hindi naman picture yan. Letter yan. Okay, it's a charter change. Go ahead. Take your time. Alright, ladies and gentlemen, let me answer this particular picture analysis based on my opinion, perspective, and life. So when we say charter change, it is all about revisioning our Philippine Constitution. So if you are going to ask me if I am in favor with regards to charter change, I would never ever agree on this kind of charter change. Because, ladies and gentlemen, we have good Philippine Constitution because there is hidden agenda from the government so that they can longer their place in the government. Because we have a good laws that we should have, that we should abide. What we need is to work hand in hand because we are resilient people. We are resilient Filipino people. For as long as we are going to abide this law, our Philippine Constitution, then we can make this a better place to live in. Thank you and good evening. Picture number 13. Go Karen! Support my idol mo, Nick Scott. X. Forward and Trainer. Ano ya? What's that? Thank you so much for the very wonderful picture. Marahil ang aking nasa likuran ay ang Twitter or mas pinabagong bilang formerly Twitter now official na allows Fern on its platform. Marahil sa pagkakataon pong ito, maraming mga kabataan na nanonood at nakikinig sa akin. At kapag ang pumasok po ang Twitter, ang unang-unang pumapasok sa ating mga isipan ay ang altar. At para po sa mga kabataan nandito, lagi po nating pakakatandaan, walang masama sa paggamit ng Twitter. Pero ang masama, kung hindi ka marunong gumamit ng Twitter at kung hahayaan mo ang sarili mo ma-involve sa kung ano-anong scandalous dito sa ating bansa. Lagi mong tatandaan, nasa sarili mo nakasalalay kung pagpepiestahan ka o pag-uusapan ka ng mga tao. Kaya bago mo i-educate ang mga ibang tao, i-educate mo muna ang sarili mo na kung ayaw mong gawin sa'yo, ay huwag mo na lang gawin. At kung ayaw mong pag-usapan ka ng mga ibang tao, kung ayaw mong laitin kanila, lagi mong tandaan, isipin po muna natin bago natin gawin. Dahil ikaw mismo ang magre-reflect ng bagay na ginawa sa'yo. Magandang gabi po. Number 15. Hello. Dami ko sa tao sa pakilala. Diligan nyo na yung mga bulaklak. Umaga na. Alright, you know what, this picture that I picked tonight, it can define a lot or a thousand of meaning. But for me, the first thing that came to my mind is about the climate change. Why do I say so? I believe, ladies and gentlemen, sa panahon po ngayon, nararanasan po natin sobrang init at sobrang lamig. Minsan naman po, sobrang pag-ulan. Ladies and gentlemen, if we are going to take care of our Mother Earth, definitely we will avoid this thing. Ladies and gentlemen, Earth can live without humans, but we humans, we can't live without the Earth. I believe that is the most important thing, that to be a responsible citizen, as not part of our country, the Philippines, but in the whole world. I believe that is the only thing that we can contribute to be vigilant, to be responsible, and most definitely to love our Mother Earth. Thank you. Ang dilip naman, wala akong makita.
go ahead. Good evening, ladies and gentlemen. The picture that is shown in LED TV is a suicidal situation of an individual. Naniniwala po ako, mahal kong manonood, it's very rampant nowadays that suicide is a very common issue that is happening in our community. And what is the reason why a person committed suicide or attempting committing suicide? It is because of the surroundings. Nasa kapaligiran natin ang mga dahilan kung bakit ang isang tao ay nawawala ng kumpiyansa sa kanyang sarili. Nasa paligid natin ang dahilan kung bakit ang isang tao nawawala ng pag-asa. And tonight, I am standing here in front of you saying that I am here showing to all of you the true meaning of confidence. Ako po ang buhay na patotoo na hanggat may kumpiyansa ka sa sarili mo, hanggat naniniwala ka sa sarili mong kakayanan, sa sarili mong talento at talino, walang kahit sino man ang pwede magdikta kung ano ang pwede mong hinaharap sa kasalukuyan o sa future. Dahil naniniwala ako, malaking bagay kayong lahat sa bawat individual kung paano natin ibubuhos ang confidence sa isang tao. Ang isa sa mga dahilan kung bakit nagpapakamatay isang tao ay dahil din sa mga nakapaligid sa kanila. And one of the reasons is this, bullying. Kung bakit nabubully ang isang tao ay dahil nawawalan siya ng kumpiyansa. And tonight, I am here proving that bullying is a no-no in our society. Ako ang buhay na patotoo na kahit anong panlalait ng lipunan, na kahit anong panghihirap pababa ng lipunan, na kahit anong pang-aalipusan ng lipunan, iangat mo ang sarili mo, maniwala kang kaya mo, dahil darating ang araw, matutupad mo ang pangarap mo. Dahil ako, biktima man ako ng bullying at minsan ang naisip na magpakamatay dahil akala ko walang mangyayari sa aking buhay. Pero hindi po. Ako ang buhay na patotoo na ang pangarap ay nagkakatotoo. Maraming salamat po. I'm doing very good. A little bit nervous. This is your number. Huwag po tayo mga agad, ha? Okay. You pick picture number 10. Si Hari Roque yan. Nag-alakad sa swims. Charing! O maya, ay pa kadi end. Ay, Mark, paano yan? Padilip. Maya, pahanap ako. I wish. In this high time of everyone has access to social media, these influencers has been declared as persona non grata in the municipality of Coron in Palawan. We must always know the boundary of the so-called respect. Although there is some certain changes in the variation of the different society that we belong into. Although we are invited as a guest, we must always possess courtesy because this fundamental kindness within our heart is the most common thing that we can provide to other individual. Hindi po katuwiran na ikaw ay naubusan ng panahon upang mangpastos ng isang individual. At lagi po natin ipapakita sa kung sino mang taong kaharap natin na kahit kailan tinuruan tayo ng mabuting asal. Maraming salamat po. Tenta per 7 sila, alas 10 pa lang sa kanila. Madaling kasing tao ngayon, ma. Kaya ay, off pa sila. Ay po, mother. Nato ka na? Sleep ka na? Okay, you pick number 11. Picture 11. Na nakikita kong larawan,
ay maraming mga kabaklaan na kapwa ko na ipinaglalaban ng kanilang karapatan at mga karapatan namin. Sa mga taong straight dito na nanonood, kasama ang inyong mga magulang o yung mga bata dito na hindi pa alam ang ibig sabihin ng salitang respeto sa bawat isa. Bagkus, naniniwala po ako sa sarili ko na kung bakit may mga taong pilit pa rin tayong nilalait, pilit pa rin nila tayong tinataboy at itinatawag na salot sa lipunan. Bagkus hindi ko sinisisi ang mga taong Katoliko, bagkus ako ay isang parte ng Katoliko na sumasamba sa ating poong may kapal. Gusto kong iparating sa lahat na hindi dapat natin ginagamit ang salita ng Diyos upang mangapak ng isang tao dahil kami po ay parte ng LGBTQIA+. At kami din po ay parte ng mundong ito. Kung ano ang kayang gawin ng iba, mas kaya po namin gawin. At kung ano po ang kaya nilang gawin sa buhay nila, mas kaya at hihigitan. At gagawin pa rin po namin ang aming makakaya upang matanggap namin ang respeto na gusto namin matupad. Kagaya niyan, marami na kaming ginagawa upang ipaglaban ang karapatan ng bawat isa. Pagkus pare-parehas lang naman tayo ng kinakain, ng iniinom, o kung ano man yan, parehas tayo. Salamat po. Yun po yung sagot ko na walang pala-palago. We are the fuck. Ano ito? Oh. Long time, kumusta ka? Yan ito, pangapanganak ko lang. I miss you, sis. I miss kita. Ang ganda-ganda mo pa rin. Thank you. May jawa. Yeah. Ilan? Sa lang siya. Ilan na kita? Working? Yeah. Sana pinagkakabalan. And to ano eh, businesswoman to eh, mayaman to eh. Gigash mo ko lang ito. Ay, ang bunat siya. Ang ganda mo pa rin. Huwag mo pang nangiti siya, no? Wala ka ng mata. Ipagbaliw. Hindi niya mga kaibigan ko. You pick number 5. Picture number 5. Minsan napit man ang init ng iyong halik. Wala ka, andyan ako eh. Oo, andyan ako niya. Nakatakbo lang ako. Go ahead. Okay, the picture that I have got is recently what was happened in Thailand, in Bangkok, Thailand, wherein some of our fellow trans women, trans Pinay, are being bullied and being abused in this particular country, wherein Thai people and Filipino trans women are arguing about a word which is let's say it in a reality. Okay, let's face the reality that in this moment, they argued about prostitution. I would say that I have my friends there who are been in this moment that they argued with the Thai people. I believe, ladies and gentlemen, that if we will go to another place like the country of Thailand, we should always pay respect from the country, not only not for the people, but also to the country. If we will just know how to respect one another, there would be no situations like this. I know that this prostitution thing is a heinous crime in Thailand. But then again, I believe that if we will just respect what we are doing, I know some of them are doing the hardships for their family. I know some of them are making this or doing this for the sake of their future. But always come to this, come to think of this. If we will just know how to respect what they are doing, yes, it is bad. But then again, there is no choice for them to do this. Rather, they always come to think that prostitution is a way for them to succeed in life. But then again, this moment
in Thailand, if we will just simply respect one another, if we will just see the beautiful side of their work, I believe not all of them will be capable of being capable of doing bad things. Rather, they do it for their own family. They do it for their own selves. At the end of the day, what you do for yourself remains for yourself. But what you will do for humanity with respect and kindness and respect to the country itself, therefore, it will remain eternal. Thank you so much. Okay, my boyfriend. Wala. Buti pa to. Okay, you have your picture number 3. Vesper noon. Where ngayon? Charles. Go ahead, Patricia. Take your spot now. This is a very controversial topic, as you know. And VP Sara Duterte resigning from the Marcos regime is, for me, I would think of it because when I hear Sara Duterte, the first thing that comes to my mind is the pork barrel fund, or the what we call the confidential funds. For me, confidential funds should be very open to public. They should be transparent. Being in the public office, it's their obligation and duty for them to be transparent to us, because we are the ones who put them into the position. So I believe that if they are going to bullet forms the particular projects that this funds is going to, then it will be more easier for us, the citizens of this country, to understand where our taxes are going. Because in our economy, it is their duty to provide infrastructures and projects as livelihood to better or improve the quality of life of each and every citizen here in their country. So for me, if they would be more transparent and open as to where the funds is actually going, it is very agreeable for everyone that these types of funds, or the confidential funds, or the what we call pork barrel funds, they just renamed it, because it is very essential for every Filipino to know where their money is going. And I believe that, you know, life is short, so make the most out of it and make sure to make every second count. Thank you very much. Oh, wow. Charot lang ha, baka na naman mamaya. Mag-bash na naman. Ang napili mong number is picture number, picture ni L. Mark, number 9. Ayan. Good morning, everyone. Well, thank you so much for that very interesting question. Well, you know what? The representation of that picture is all about the poor and the rich. It is all about the justice system in our country, the Philippines. No one can deny the fact that when we heard the justice in our own country, the Philippines, it is always favor to those person who has funds, to those person who is rich. That is unfair. So tonight, I just wanted to open up and use my voice so that our government can hear some beautiful message
from the person is standing here in front of all of you. You know what? I always believe that no matter the status of your life in this whole entire world, mahirap ka man, kapus ka man, dapat ang batas ay pantay-pantay. Dahil lahat po tayo na nabubuhay sa ating bansang Pilipinas ay bumoboto para sa isang kapangyarihan ng isang niluklok upang magbigay ng isang magandang bansa, isang progresibong bansa para sa bawat isa. Naniniwala po ako na ang ating mga boto ay ang isa sa pinakamakapangyarihang bagay na magagamit natin upang mabago ang ating bansang Pilipinas. Naniniwala po ako na kung iluluklok at ibuboto po natin ang tamang tao para sa ating bansa, wala na pong taong maghihirap. Wala na pong hustisya ang hindi mapapansin. At lahat ng bawat isa dito sa ating bansang Pilipinas ay magkakaroon ng pantay-pantay na karapatan. So before I end this, my very beautiful answer and message to all of the people watching tonight, this is the message that I would like to say. You know what? If you are in the right way, if you are in the right path, huwag na huwag po tayong pumayag na baliwalain ng ating gobyerno, dahil lagi po nating pakakatandaan na kung alam mong tama ka, ipaglaban mo. Thank you very much. Pumulit ka na rin ito. Ano pinagkakabalahan ng isang Liza Severano sa buhay? Actually, I'm a self-taught designer, so I sew gowns and create costumes as a prop master. But right now, pinagkakabalahan ko po is the hospitalization of my father. So funding the needs of my father for the hospital. But aside from that, teaching online. But still, we're praying for your dad's life. Thank you very much. Maraming salamat po. Of course. Ayan. Ito ang napili mong picture. Picture number... Hindi pala to picture. Kanta. Mahal mo ba ako? Pero picture number 2. Ayan. Oo. Recently yan. So, if kung napanood mo siya, it's up to you how you to analyze the situation. Kasi yes, marami kasing rumor at maraming comments regarding sa ganyan, sa sitwasyon na ito. Nasa sa'yo yan, how would you defend this picture? Okay, so the picture is actually very difficult. But I would like to give 3 stands within this specific picture. One is Vice Ganda. Vice Ganda is a very influential person. She has fought so much to be in that specific place. So a lot of people are listening to every single opinion that she has to feed, especially to the people watching Showtime. So we have to be careful of what we have to say, because many people will immediately believe you. Maniniwala sila agad pag sinabi mong nang bastos ang isang tao, dahil ikaw ay makapangyarihan. Paniniwalaan ka. Second, ladies and gentlemen, misleading information. I believe that the man in this picture did not actually intend to do some harassment to that girl. So therefore, that is already misleading information, because in the truth itself, it is a triangle. There's always 3 sides. The side of the girl, the side of the boy, and the truth itself. We should always listen to both sides before we judge a single person. And I believe that this should be greatly practiced here in our world, that before we judge a specific thing of what we watch and what we see and what we hear, we need to discern every single information. Why? Because that is what an intelligent person will do. Kung matalino ka, hindi ka agad maniniwala sa nakikita, nababasa o iyong naririnig. Dahil ang tunay na tao, hindi agad aapak ng ibang tao. Bagkus susuportahan, makikinig at titignan muna kung alin po ba ang totoo. Because just like the justice system here in our country, we should always support not what is false, but what is factual and the truth. Thank you so much. Baka! Baka yan. Ayan. Oo.